dito sa ano, sa lugar namin. Andito po tayo ngayon sa Viking ano place na kung saan parang binuhay nila yung mga kung ano yung mga the way of living nung unang panahon. Ito yung mga Odin. Si Odin, ito yung dito sa Europe na God of Sakari Odin. Yeah, crow who's God? Odin, God of yeah, we don't know. No, we have to search he's, it. He's that one. God of the. And this is. This is Thor. Thor. The Thor is Hammer. There is. This is the European Thor. The Nordic. Nordic Thor. And he's the son of Odin. Yeah, that's the face of Thor. But I'm not sure if that's the real. They just made a. This is the mother with the monkey. They just, ano, ginawa nilang nila to. Leftovers from the food yesterday. Ito, tunay po yan. Tunay na deer dito sa forest. Ito naman siya. Sino to? Ito yung si uncle, no? Yan, so ipapakita namin sa inyo. Kung ito parang maliit siya na parang community. Okay. Ito yung mga art nila, ginagawa nila. Tapos, kung gusto nyong mag-camping or mag-stay overnight, pwede po dito. Mamili lang kayo ng mga bahay-bahay. Siyempre, malamig dito. So, magdala, bring your own everything. Bring, dala ng pagkain, kumot, unan kung gusto nyo. Pero libre dito yung mga kahoy na magsunog. Diyan, magsunog ka para may warm. Diyan, pwede yung tulugan diyan. Or magkapi-kapi kayo. Diyan, doon, may bahay din doon. Minsan, gagawa sila ng ano, program. Pupunta yung mga tao dito, tapos may tumitira talaga. Minsan, yan. Ito yung parang sa unang panahon, sa panahon ng mga Vikings dito sa Denmark. Ito yung mga bahay nila kasi nung sa unang panahon pa yung Ice Age. Ice Age ba? Ito. Ito. Yan. So, ito naman tayo, nandun si Squat. So, by the way, yung government dito sa Denmark, sinuporta nila yung idea, kaya naging natayo nila to. Ito, tunay po talaga din siyang balat ng hayop. Tunay na hayop. Ito, makikita mo. Tingnan natin itong pangatlong kubo. Nakita natin, simsim lang. Minsan, takot ako magtingin, baka may nakatulog. Wala po natulog dyan. Pwede kayo mahiga dyan sa loob. Oh, magdala lang kayo ng kumot, unan, kasi nga malamig dito sa Denmark. So, madalas yung mga estudyante dito sa school, nag-tutor sila dito. May mga activity. Pwede magluto kasi may parang kusina doon sa bandang dulo na pwede magluto. Ito naman yung sa unang panahon na mag ano, gumawa ng mga kutsilyo, martilyo, yan. Dito nila ginagawa daw. Pwede gumawa dyan. Pero bawal kumuha, ha? Tingin ka lang. Ito. Ginagano nila yung bakal para maging sharp sila gumawa. Kasi, yan. Ito, gawa-gawa lang nila, chart-chart. Ito. Yan, hammer. And Building yung house. Gumawa sila ng parang bagong bahay yan na ginagawa nila.
Para talaga siyang small community yan, bahay din yun. It's allowed to build new houses here, but it has to be in the ancient style, like the Vikings did. Okay. Pwede kang mag-volunteer dito. Gusto mong gumawa ng bahay, pero dapat ganito, mga ganitong mga forma. Oh. Yan. Yan. Ito, medyo maganda na siya. See, nakikita yung sa... sa ibabaw. Yan. Ano? Kahoy. Ugat ng kahoy yun. Tingnan natin yung... Pwede tulugan. Magdala ka lang ng blanket. To. Parang maliit lang siya na ano. Ito naman yung door. Gawa din nila. Kita mo yung door. To. Yan. Ayokong buksan yan. Baka may tao tutulog. Kasi nga minsan... may natutulog dito. Tapos, punta natin yung nasa loob. Ito yung parang arena nila, kumbaga arena, yung may mga ganap-ganap. Kung may nagfa-fight. Pero may bahay-bahay din dun. Yan. Hindi mo na ako papasok kasi baka parang may tumira. See? Wow, this is a real one. Tunay po talaga siyang ano, balat. Yes! Matigas pa. Baka? Cow? Parang baka o baka. It seems like there is someone living. Alphabet. So, alphabet daw nila yan. Kita nyo. Ano naman tayo? Ito, pwede din matulog dito. Parang malaking ano siya, kumbaga. Nilalagyan nila ng mga art, mga kulit-kulit. Ay, for. Yan. Yan. Diyan, kumbaga yung bar or kusina. Tapos mga kwarto-kwarto. Kwarto, madaming kwarto. 1, 2, 3, 4. Apat na kwarto. Then, tunay din ang mga balat yan. Tsaka pag gusto nyo nang mainitan kayo, magsunog lang kayo ng kahoy. Diyan, basta, ano, alagaan lang dito kasi kung mag-overnight kayo dito, dapat yung mga kalat nyo. Tapon din. Hindi lang iiwan. Ito naman yung gumawa ng sarili nilang bowl. Clay. Mga bata dito pag pumunta. Pwede gumawa ng mga clay. Tasa. Nandun. Kita nyo, madami silang clay. Yan, dinunate lang yan. Ito mga clay to. Tumigas na. Pwede mo yun siyang gawin. Nandun yung mga ginawa nila. Yan. Isa ito sa mga ginawa dito. Tsaka, ito. Tsaka nandun. Yun. Ang gawa nila, guys. So, ito yung parang Vikings time, no? Viking time ito. Tunay na buto. Buto. Basta. Na may tao. So, ito yung parang main area nila. Malaking table. Kung malaking grupo kayo, pwede kayo dito kumain. Nandiyan, magluto. Mga table. May roof. Kaso lang may tao. Parang ayokong pumunta. Gawa nila. So, dito na. Dito hanggang dito na lang. Dito natin yung mom. So,
Ito siya is napakalapit sa tinitirhan namin. Pwede niyo i-search sa Instagram. Ito, Instagram, Uxengord. Okay. Wala man silang English translation. But here, I think there is translation. No? Ah, yes. Here. Please pay for the use of firewood. Okay, may bayad pala kung gusto mo magsunog ng kahoy doon. Maglagay ka ng pera dito. Or, and then, yung mga kalat, itapon. Kailangan pag alis nyo, kailangan kung ano yung nadatnan nyo na malinis, yun din ang pag alis nyo, diba? Yun. Tsaka nag-prepare sila ng toilet para sa mga bisita siguro. Madami kasi magbisita dito pag summer time. Bye! Pinaka-entrance niya. No? Yun yung pangalan. Mahigit 1 kilometer lang po ito sa bahay, sa tinitirhan namin. Yung forest na yan. So, we visited here. Parang hindi ko na mabilang every time na may bisita ko mga Pilipina. Pinapasyal ko dyan. Para makita nila kung paano yung sa unang panahon dito. Mga tao dito. Okay. That's for that Viking time. So, ngayon, mag-walking pa rin kami. Papunta dyan. Dyan, papunta yan ang dagat. Okay. This is, see you. So, nagwa-walking pa rin kami. Diyan yung dadaan yung masasakyan. Rough road lang po siya. Kasi dito sa Denmark, napaka-importante sa kanila ang nature. Naalagaan talaga nila, no? Hindi nila sinisira. So, minimaintain pa din nila yung forest. Dito, hindi ka matatakot maglakad sa forest. Walang mga poisonous or deadliest animal or anong tawag dyan, yung mga katulad sa atin, yung mga ahas, wala po yan dito. Yung mga hayop na makikita namin is yung mga wild deer yan, tsaka squirrel and what is that trail? Raven? Fox. So, meron din dito. Yun yung madalas makikita dito. Tsaka mga ibon. Yun. For the first time in hundreds of years. So, it's a beautiful day today. There's also wolves in Danish forest. Yeah. May wolf dito. Sa Denmark siguro hanggang ngayon. Pero sabi nila, dati daw kasi nga dangerous ang wolf. They killed it, right? Yeah, they shoot it from up air. Many Danish people are afraid of wolves. They're afraid, so they killed it. They have the same rights as humans. They killed the wolf, guys. Kasi it's dangerous. Daw, lalo na sa mga may farm. Kinakain yung mga baka nila, mga hayop nila. So, pinapatay po nila. So, sabi nila, wala na daw naiwan. Pero minsan may nababalita na may nakitang wolf somewhere. Dito, pero ito siya. Ito po yun. Diyan, pwede mag-park dyan. Rough road lang po dito. Kasi, nature. Tapos dyan, nakita niyo mga sasakyan. Pwede mag-park. May toilet doon kung gusto maihil. Yan. So, pauwi na po kami. So, maglalakad pa kami ng mga isa't kalahating kilometro pauwi. Hindi po kami nagdala ng sasakyan kasi malapit lang po sa amin yung forest. So, ito po yung exercise namin. Okay, sana po may natutunan kayo sa kung ano yung mga sinaunang panahon dito sa lugar ng Denmark. Hi! Thank you for watching. Please like and subscribe!